Thank you for calling customer service. I do apologize for the inconvenience. Yeah, I really do understand your situation. Yeah, let me go ahead and look ways on how I can help you today. No, that's not what I meant. It's just that... Alright, can I please put this call on hold briefly and I will get back to you, okay? Just stay on the line. Yes, definitely. Yes, of course, I'm willing to help, and thank you for choosing customer service. Have a great day, you too. Plastic. Oh, napadpad ka sa video na to, no? Kasi iniisip mo, what if itry kong maging isang call center agent? So in this video, I will be sharing my experiences and thoughts on being a call center agent. Hi guys! Welcome back to my channel and welcome if you are new. So in today's video, I will be sharing my thoughts and experiences kung paano nga ba maging isang call center agent, ano ang trabaho specifically ng isang call center agent, and of course, share ko rin yung mga experiences ko in working for a few months in a BPO company. Siyempre, di ba, unang-una sa interview, itatanong sa'yo yan. What is your idea about call center? Siyempre, bida-bida ka, di ba? Ikaw yung bida-bida. Yan, siyempre, isasagot mo, call center is a job that answer inquiries and calls from prospective customers. Siyempre, yun lang talagang idea natin, di ba? Pagpasok natin sa BPO industry. Sumagot ng tawag, and then sagutin yung mga tanong nila, and then tapos na yung trabaho natin. Pero ako, nung, alam niyo yun, nakapasok ako sa BPO industry, ay natutunan ko na hindi lang pala talaga doon natatapos yun sa pagsagot ng tawag. So yun, share ko lang yung experiences ko. Katulad yan ng pagkakaalam ng iba sa inyo, di ba? I am a graduate of education, secondary education, specifically major in English. So, syempre, di ba, hindi ka naman agad magtuturo niyan. Syempre, hahanap ka muna ng ibang job, no? Outside teaching. So, ganun din yung mindset ko before. So, I applied as a call center agent dito sa company, dito malapit sa amin, somewhere in Bataan lang din. And then, nag-apply ako. So, ang napasok kong account is financial. So, when we say financial, involved dyan ang mathematics, di ba? And alam ko naman sa inyo, di ba, yung iba hate na hate talaga ang mathematics, pero admit na natin yung fact na kasama na natin siya sa buong buhay natin. Di ba? So, ayun, financial yung account ko. And then, bago ako dun, sabi ko, yes, madali lang to sa akin. Kayang-kaya ko to. Sasagot lang ako ng tawag, gano'n. So, syempre, pag nakapasok ka na sa BPO, maraming accounts. Okay, so base lang po to sa knowledge ko, willing po ako for corrections. So I'm working as a call center agent for 1 year now. 1 year pa lang naman. Base sa aking knowledge, meron po tayong healthcare account, we have financial account, retail account, travel account, and whatsoever, marami pa yan. So in my case, I was endorsed to a financial account. So that's new to me. Syempre, there are terms, there are jargons na kailangan ko pong malaman inside my job, diba? So yeah, after po nun, dun ko po nalaman na it's not just about purely answering calls and inquiries. Pero mali. Training pa lang. Sabi ko sarili ko, mukhang susukuan ko na to. Bakit? Una, yung mismong subject matter, financial, banking, services, accounts ng customers. Second is yung shift, night shift. Sabi ko, doon ko lang na-realize na kapag call center pala, more or less, talagang panggabi or night shift or graveyard shift. So sabi ko, mukhang hindi ko kakayanin to kasi hindi ako night owl. Hindi talaga ako gising sa gabi. Like, tulugin talaga akong tao or gustong-gusto kong natutulog ako. Eh, dinatapos na si training. Natapos na lahat. Subject matter, kung ano yung kailangan namin gawin, mga troubleshooting, kinemberlu, and everything. Natapos yun, nesting, sabak ng production. So, syempre, US, mga US na talaga yung kausap mo, di ba? So, hindi na pwedeng barok-barok ang Englishers and everything mo doon. Eh di, ayun na. So, sabi ko sa sarili ko, kaya ko naman pala. Yun yung nasabi ko sa sarili ko na yes,
call center agents are, you know, just purely answering calls and questions. Pero hindi confined yung mga tanong. Like, it really depends kung saan ka mapupuntang account. Okay? Ako kasi, on my part, financial. So, talagang naka-base lang yung isasagot namin sa kung anong nakikita namin sa harapan namin or sa computer, CPU, monitor itself, no? So, kung ano lang yung nakikita namin, iyon yung mga ipoprovide namin. Like, balance inquiry, overdraft, may utang ba, and everything. So, utang, diba, dyan ka na talaga gigisahin ng customer. So, kailangan knowledgeable ka lang dun. Marami sa inyong natatakot na pumasok sa isang call center firm or BPO industry kasi marami nga nagsasabi na mahirap dyan, maraming bumabagsak, ganun. Pero yung totoo kasi is naka-base lang yun kung talaga makikinig ka during training and of course nesting. And alam ko, okay lang, joke lang, kung maraming mambabash, pero marami rin kasi ako talagang nababasa na bagsakan daw talaga yung call center firm or yung BPO industry ng mga taong hindi tapos, hindi makahanap ng trabaho. No, hindi po yung totoo. Kasi sobrang hirap makapasok sa isang BPO industry, lalo na kung nakikitaan ka nila na hindi ka mag-stay for a long time like that. Doon ako nakikita nila na parang pampalipas oras mo lang yung work and you're not willing to settle sa company nila sa pangmatagalan. So talagang hindi po katulad ng iniisip ng iba na bagsakan yung call center. No, hindi lahat ng pumapasok sa call center pumapasa. Tandaan niyo po yan. And nung nakapasa ako, nung time ko na nagko-calls na ako, doon ko na realize na hindi lang pala talaga answering inquiries, pagsagot ng tawag, ang trabaho ng isang call center agent. You know, it takes a lot of perseverance talaga. It takes a lot of patience, hard work. Kasi ibubuhos mo talaga lahat eh. Utak mo, dugo mo, pasensya mo, diba? Yun. And of course, your attitude. Doon ko nalaman talaga na, alam mo yun, being a call center agent doesn't solely mean that if you answer calls, it's the end. No. Talagang may natututunan ka, di ba? Specifically, may natututunan ka sa customer mo na next time, hindi ko na to gagawin. Next time, I will do better. Ganito pala yung nararanasan nila. It's not the same as to what I am experiencing. So, ikaw, talagang masasabi mo sa sarili mo na, may natututunan din pala ako kahit papano. Kahit nahihirapan ako. And kahit, alam mo yun, nauubos yung pasensya ko literal. And thoughts ko po, para po dun sa mga aspiring call center agents, huwag kayong mawawala ng pag-asa, huwag kayong matatakot, huwag kayong panghihinaan ng loob na mag-a-apply ka sa call center firm, ikita mong bagsakan niya ng mga hindi naman nakakapasa sa mga trabaho nila, yung mga ganon, huwag kang panghihinaan ng loob because it's not true, okay? Sa call center firm or sa BPO industry, matataas ng standards ngayon and not all people can surpass the standards. Ang experience ko, bilang isang call center agent, for me, it's okay. Specifically, if you want to enhance your communication skills, your English speaking skills, let's say, hindi kasi lahat talaga ng tao ay nabibigyan ng chance na makapag-work sa isang BPO company. And in my case, nabigyan po ako ng pagkakataon na mag-work from home. Makakasama ko yung family ko, baby ko, diba? And then, magagawa ko pa rin yung mga bagay na gusto ko. Hindi po ako ma-expose, lalo pandemic na ngayon. And then, kumikita po ng sapat lang, or sapat na at makabubuhay ng family. So, yeah, for me, BPO company is really, really a helpful foundation para sa kung ano man po yung pinakaharap ng Philippines ngayon. And always believe in yourself. Lagi niyang tatandaan yan. Hindi ako magaling sa English, ganun. Hindi yun totoo. It's still your behavior, it's still your attitude. Natitignan talaga na kung sino man yung tatanggap na company sa'yo. And I'd like to thank all of the people na nagko-comment, nagsusubscribe, lalo na dun sa mga previous vlogs ko about education course. Na-appreciate ko talaga kasi dahil sa inyo malapit na ang ma-monetize yung channel na to. So yeah, dahil dyan, I will continue posting, uploading videos na makakatulong sa inyo, mga viewers ko. And yeah, thank you for supporting me and see you on my next video. Ingat kayo!